What's up mga bay? Welcome back sa panibago nating video. Sa araw na to ay update natin itong Cebu Cordova Link Expressway. Kung ano na po yung latest update ng construction niya. Pero bago ang lahat, nais ko lang po magpasalamat sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, please subscribe at pindutin po ang notification bell para updated po tayo sa mga bago nating video. Yung last update po natin dito sa CCLX ay na ikabit na po or na-install na po yung first stay cable sa Tower 2. So ngayon naman po ay na-install na rin yung pangalawa sa Tower 2 na yung stay cable. So sana ay makita nyo. At sa Cordova side naman po, from here po ay may makikita na po tayong tulay na nagagawa na nila. So dito po sa mainland Cebu ay may nagawa na pong tulay, at saka sa Cordova naman ay meron na rin po tayong nakikitang tulay. So mag-meet po sila, magsasalubong po sila sa gitna. So magandang balita po ito dahil unti-unti na pong nabubuo yung tulay at saka mabilis po yung construction nila. So daanan naman po natin yung proyekto at saka dito po tayo magsisimula sa Malacañang sa Subo, papunta po tayong SMC site. So again po, ang tulay pong ito ay may habang 8.5 kilometers at saka ito po ay nagkokonekta sa Cordova Cebu at saka sa mainland Cebu ng Cebu City. At ang proyektong ito ay may 30 billion budget na pinondohan ni Manny V. Pangilinan. At saka ito po ay part ng public-private partnership. Ang public-private partnership po ay ito po ay isang kasunduan ng pribadong kumpanya at saka ng gobyerno. So lahat ng pondo ay galing sa pribadong kumpanya at wala pong nilalabas na pera ang gobyerno. So pag natapos na po ito at naging functional na po, lahat ng dadaang sasakyan dito ay may bayad o may toll fee. At saka yung kikitain nila ay mapupunta po sa private company, pero may porsyento din po yung na mapupunta po sa gobyerno ng local government ng Cordova at saka Cebu City. At sa pagkakaalam ko po ay yung kontrata nila ay 30 years. So after ng 30 years ay depende po yun sa local government kung magre-renew sila ng contract from Manny P. Pangilinan o magti-take over po yung local government, or pwede rin pong i-assign po sa ibang private company yung pamamahala ng bridge na ito. So yung mga poste po dito ay nakaabang na po kasi malapit na po yung matapos po yung sa kabilang side, sa left side natin. So almost malapit na pong sa gitna yung launching girder. Yun po yung ito po yung naglalagay ng mga bakal para po sa niya, foundation niya. So yan po ang papuntang Cordova at saka dito naman po sa kabila sa right side natin ay ito po yung papuntang SMC site na galing Cordova. So imagine po pag natapos na po ito ay yung mga tao na papuntang Lapu-Lapu at saka Cordova ay mabilis na lang po yung
yung travel na travel time kasi po hindi na po dadaan ng Mandaue at saka Cebu City. So hindi na po magsisiksikan sa first bridge at saka sa second bridge yung mga tao papuntang airport o papuntang trabaho doon sa Lapu-Lapu City at saka Cordova dahil mas pabor na po dito dadaan yung mga from south na mga commuters papuntang Cordova at saka Lapu-Lapu. Ang target completion naman po ng bridge na ito ay 2021. So ilang buwan na lang po yung aantayin natin. So hopefully matatapos po siya by end of the next year. Kung hindi lang po nagka-pandemic, siguro po ay yung original na target date po kasi niya is March ata yun, kasabay po ng pagunita ng ano ng Christianity dito sa Pilipinas. So isa lang po ito sa mga marami pong proyekto na nakalaan po dito sa Cebu. At saka meron na rin pong fourth bridge na approved na rin po sa NEDA. Hindi ko lang po alam kung kailan po sisimulan yung construction. So ano po siya? Yung connection niya is from Mandaue to Lapu-Lapu naman. So isa na namang proyekto ang aabangan soon. So kung mapapansin niyo mga bay dito sa right side natin ay meron na pong kalsada. So ito po ang papuntang Cordova side. So almost finished na po siya. So may mga part pa po na hindi pa po tapos pero meron din namang yung kalsada na po talaga siya. So ito pong papuntang Cordova ay lilipat po to sa left side tapos sa left side naman ay 4 lanes na lahat yung galing Cordova at saka papuntang Cordova ay magdidikit na po sila. So may mga poste na pong nakaabang. So lahat ng poste ay tapos na po dito sa side na to. So nakaabang na lang po siya. So ito po yung dalawang main bridge natin. So dyan po sa gitna dadaan yung mga malalaking barko. So against the light po tayo kaya hindi po klaro yung mga stay cable na na-installed na po. So for more updates po dito sa proyektong ito, please subscribe and click the notification bell para po ma-notify po kayo sa mga bagong uploads. Maraming salamat po mga bye!